Sa aking pagkakaintindi, ang pagiging presidente ay mayroong katangiang mabilis mag-isip ng solusyon sa panahon ng krisis. Dapat ay maitaas niya ang estado ng ekonomiya at mapamahalaan ng mabuti ang mga ng gobyerno. Importanteng makapili siya ng mga taong may talino at kaalaman sa pamumuno ng iba't ibang departamento ng gobyerno. Ang kinabukasan ng bansang Pilipinas ay nakasalay mga desisyong gagawin ng ating Pangulo. Ang mga kandidato para sa Pangulo sa Halalan 2022 ay sina Ferdinand Marcos Jr., Maria Leonor Robredo Panfilo Lacson, Francisco Dumangoso at Emmanuel Pacquiao. Ang lahat ng mga kandidato ay mayroong lubos na karanasan sa politika, hanggat ila ang mapayabong ang sibong ang kinabukasan ng Pilipinas. Si Ferdinand Marcos Jr. ay napakahaba ng karanasan politika. Naging bese gobyerno, gobernador, kongresista, senador at tumakbo ng pagka-vice-presidente ngunit natalo. Nang gandang meron siyang mahabang karansan ngunit bakit kailangan niya mang sinungaling tungkol sa kanyang paaralan at iba pang bagay. Sabi na nga nila na ang pagsisinungaling ay kakambal ng magnanakaw. Questionable ang pinangalingan ng kayaman ng kanyang pamilya. Si Maria Leonor Robredo ay simpleng mayan na nagsikap mag-aral upang maging abogado. Siya ay naging kongresista at bise. Vice-presidente. Napakabilis ng kanyang pag-responde sa mga kalamidad at sa pandemya. Ginagawa niya ang kanyang lahat na makakaya sa kung ano mang budget ang meron ang kanyang opisina sa tulong na din ng mga mamayan. Wala siyang ano mang bahid ng korupsyon. Si Panfilo Lacson ay unang naging chief ay National Police, tapos ay naging Presidential Assistant on Rehabilitation and Recovery at naging senador sa matagal na panahon. Ang mga
nagustuhan kong mga ginagawa ni Panfilo Lacson ay ang anti-housing law of 2018 at ang kanyang pwesto sa pagpapaalis sa mga Chino sa Julian Felipe Reef. Hindi maganda na nakasama siya sa torture sa mga nahuling suspects noong martial law dahil kaanib siya sa Metrocom Intelligence ang security group ng mga panahong iyon. Siya ay naisabwat din sa pagpatay ni Bobby Dasser at ng kanyang driver, nungit na dismiss din ang kaso ng Supreme Court. Si Francisco Lumagoso ay dating sikat ng na artista, naging konsehal, vice mayor at ngayon ay mayor ng siyudad ng Maynila. Nilinis niya ang kalsada ng napaka gulong Maynila nung siya ay naging mayor. Naging masugid siya sa pagbili ng mga bakuna nitong pandemya at pagpapatayo ng bahayan para sa mahihirap na pamilya ng Tondo. Si Emmanuel Pacquiao naman ay tanyang na boksingero na kilala sa buong mundo. Nagsilbi siyang senador simula 2016 hanggang ngayon. Mayaman si Manny at itinanguyod ang Emmanuel Pacquiao Foundation ng tumutulong sa mga mahirap, mga batang atleta, may mga kapansanan at mga retiradong boksingero na kailangan ng tulong. Wala ako masyadong nabasang mga nagawa niya bilang senador dahil madalas ay nag-eensayo siya para sa mga laban niya sa ginaganap sa ibang bansa. Sa mga nasabing kandidato, napupusuan kung iboto si Maria Leonor Robredo dahil sa kanyang pagiging mapagkumbaba, walang bahid ng corruption at mabilis na pag-action sa pandemya at kalamidad dahil sa kanyang sipag at abilidad at kagustuhang tumulong sa nangangailangan ang aking naging basehan
kung bakit nararapat siyang maging presidente. Hindi importante sa kanya ang magpayaman at ang marangyan buhay. Baka sakaling ang pera ng sambayan at magamit sa mismo sa pagpapaanlad ng ating bansa at ekonomiya. Sana ang mga taong makapaligid sa kanya ay tutularan ang kanyang ehemplo. Importante din na tumulong ang sambayanan. Hindi lang sa presidente dapat iasa ang pag-anlad kundi sa mamamayan at sa mga kawani na mailagay sa pwesto sa iba't ibang ahensya ng gobyerno. Salamat sa paikikinig. Paalam!